farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hey mga farmers, for today's video, so ito na po yung sinasabi ko sa inyo na i-vlog ko itong mga Rhode Island Whites natin dahil nailipat na rin po sila dito sa ibabang bahagi ng farm ko. So, dito rin po yung dati kong itikan. So, sa kabila, nag-vlog ko na last time. So, ayan po sa screen. So, ayan po yung mga Rhode Island Reds ko. So, yun nasa kabila. Then, dito naman sa kabilang part. So, nandito naman ang ating mga Rhode Island Whites. So, isi-share ko sa inyo mga farmers kung ano yung naging dahilan ko kung bakit ko sila nilipat dito sa ibaba at kung ano po yung benefits na makukuha ko po sa paglagay ng mga manok ko dito. So, tara mga farmers, samahan nyo ako at ipakita ko muna sa inyo yung aking mga Rhode Island Whites dito. Sila naisipan ilipat dito. So, syempre, bawat vlog na ginagawa ko at bawat farm activities po na aking ginagawa dito sa farm, so, sinusigurado ko po na may makukuha akong benefit sa aking mga alagang mga manok as well as din yung mga tanim ko na nakapaligid sa kanila. So, lagi po tayo dito na dual purpose para po lahat po ay nakikinabang. So, start tayo mga farmers sa saging. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, paligid ng ating kulungan. Ayan. So, meron po tayo dito mga tanim na mga lakatan. Ayan po, mga lakatan po yan. Mga saging na lakatan hanggang dito. Ayan, hanggang doon. Hanggang dyan, sige pa. Ayan, hanggang doon pa po sa kabilang kulungan. So, ito pong area na ito, ay talagang tinaniman namin ng saging itong pond sa tilapia pond ko. Tapos, ito din po dating itikan ito. So, ginawa ko po dito ay nilagyan ko po ng saging yung gilid. So, ang dahilan po nito, mga ka-farmers, kaya ko naisipan taniman ng mga saging itong gilid ng fish pond para po maka-absorb po ng tubig yung sagingan natin. At the same time po, pag lumaki yung mga saging, makakatulong rin po sa ating pond na ma-cover up yung init dahil nalililiman po yung mga alaga nating tilapia dito sa pond. Dito naman sa ating area ng manok, kaya ko nilipat dito yung mga alaga ko, Rhode Islands, dahil nung nandito po yung bibe, nung hindi pa po ako tumitigil sa bibihan, napansin ko po na ang ganda po ng tubo ng mga saging natin na lakatan dito. So, bigla pong taba. So, dahil po yun sa mga dumi nila na naiipon at na pupunta po sa saging, so, napakaganda po talaga fertilizer ng ating mga dumi ng mga alaga natin, mapababoy man yan, mapaitik, or mapamanok. So, napakaganda po niya talagang pataba sa mga alaga nating saging or kahit anong tanim. So, kaya ko naisipan, yun po yung dahilan, yung mga dumi ng manok is magiging fertilizer ng ating mga saging. Tapos po, yung mga saging din naman po, may tulong din sa mga manok natin dahil nga sa init, mako-cover up din naman po yung init once na rumami na po yung saging natin sa paligid ng ating, sa gilid po ng ating mga kulungan. So, kung mapapansin naman yun dito sa baba, ayan, nung atanim din po tayo dito ng kangkong last time. So, eto po, paligid po niya may kangkong yan lahat. Pakita mo pa hanggang doon. Ayan, kangkungan yan. Hanggang doon. Ayan. Tapos, meron din po dito. Halika, pakita mo. Napit tayo. Ayan. So, kung makita ninyo yung kangkong natin dito, unti-unti na po, inuunti-unti na po ng manok natin yan. Ayan po, ayan. Ayan, no? Kita nyo, inuunti-unti na po tuka-tukain yan ng ating mga manok na Rhode Islands.
So sinasanay po natin kasi na hindi rin po sila agad na masanay sa feeds lang tayo ng feeds. So hanggat kaya po natin yan na i-alter sa alternative feeds, ilipat sila sa pagkain ng organic feeds, mas okay po at mas makakatipid tayo. So malaking tulong po yung kangkungan ko dito. Natatumataba pa rin lalo yan kasi alam nyo naman ang kangkong once na mamatay yung iba. So meron pa po yan tumutubo, talagang passive pa po ang pagtubo ng mga kangkong. So nagiging pakain din po natin yan at hindi po nagugutom yung mga alaga nating manok dito. So okay, ito po, papasok na po tayo dito. Ayan. So ito po yung dati natin na itikan. So hinati po natin sa gitna ito at ginawa po natin na dalawang kwarto sa kabila Rhode Island Red at dito naman po sa kabila is Rhode Island White. So ayan, ilagyan din natin ito. So napakalaking pong tulong nitong ipa para po mapanatili na tuyo ang ating kulungan kasi iwas baho na rin po sa mga manok para hindi po magkasakit. Once nag-dry naman po kasi yung kanilang kulungan at hindi po sila nagpuputik dyan, hindi po dumudumi yung kulungan, maiiwas po natin sa sakit yung mga alaga nating manok. At ayan po yung painuman natin, nakabitin po siya at meron na rin po yung vitamins. Para naman po sa mga manok natin na hindi po marumihan yung kanilang painuminan, so para hindi po rin magkasakit dahil napakalaki pong suliranin yan sa mga nagmamanok once po na may magkasakit na manok at sunod-sunod na po yung paghahawa-hawa niyan. So yun po yung kalimitan na naging problema ng ating mga magmamanok. So ayan, kuha ko ng isa, ipakita ko sa inyo. Ito, kuhanin natin tong isa. Ikaw yung makukuha. Wala wait lang, wala tayo. Nakawala. Yun. Ayan. So ito. Yan, lumabas sila. Ito. Wait. So ito, kaya pahirapan pa. So pasok tayo sa loob. Para mapakita ko sa inyo at ang daming nang dumi ng paa ko. Ayan, magtanggal tayo ng tsinela. Medyo madumi na yung paa ko. Ayan. Pasensya na kayo dahil dito yung damit ko. Kasi akong grocery mga farmer, so dumaretso na ako dito sa farm. Katas nag-vlog na ako, kaya hindi na po ako nakapagpalit. Ayan, so ito po ang ating Rhode Island White around 2 months. Ayan, 2 months po. So kita ninyo maganda pong klase at puting-puti. At maganda po itong ibenta kasi medyo kakaiba po pag nag-alaga kayo ng Rhode Island White. Hinihingal ako. Tapos, maganda po yung fertile eggs ito, maganda yung presyuhan nito sa market, tapos yung meron din po kayong may din ito, tapos po, pwede rin po kayo magbenta ng meat or dress na manok. Ayan, so, nasa talaga nag-aalaga na lang po talaga kung ano pwede nyo i-discarte para makapagkumita kayo sa pagmamanok. Pero talagang medyo pahirapan po talaga magkaroon ng profit sa manok. Kasi nga po yung iba, puro pagbili po ng pakain. Ang ginagawa nila sa mga alaga nila, bili sa feed, supply. So, kaya nahihirapan silang bawiin yung ROI nila. So, tayo po, talagang hanggat kaya natin na supplyan po sila ng mga organic feeds para makatipid po tayo. Talagang ginagawa po natin. Kaya, hindi po ako nagsasawa na mag-alaga ng manok. Dahil naniniwala po ako na soon, once po na nagamay po natin ang pagmamanok po, talaga pong may kikitain po tayo dito. So tiyaga lang naman po sa negosyo. So hindi naman po talaga pwede na sa isang alaga mo lang kita ka kaagad at successful ka kaagad. So napakatagal din po ng dilakad ko mga farmers bago po ako nakapagparami ng mga alaga ko dito sa farm. Dahil hindi po talaga biro ang mag-farming. Dahil ang dami po niyan talagang gastos, ang dami pong binabayaran, ang dami pong mga kailangan bilihin. So talagang medyo risky pero hanggat kaya mo naman po i-enjoy at kumikita ka rin kahit papaano. So go lang. So naniniwala po ako na kapag may sipag ka, may tiyaga, talagang may nilaga. So yun lang po, huwag po kayong mawalan ng pag-asa sa pag-aalaga po ng mga alaga nating manok baboy, magtanim ng mga gulay. So lahat po tayo ay may time at may right time na umasenso sa buhay. So labas tayo doon, pakita ko sa inyo. Aray ko. Pakita ko sa inyo yung mga alaga natin dito. Ayan. So kung makita ninyo, nandito sila sa labas. So napakaganda ng kanilang
galawan dito. So makikita nyo sila, sobrang laya sila, nakakapasyal sila, nakakalakad sila. So mas malaki yung chance na lumaki po sila na mabilis, mas bumigat yung laman nila. Dahil maganda po yung kanilang galawan, hindi po sila stress. Dahil sa manok, talaga once na na-stress yan, mabilis po talaga magkasakit ang manok. Ayan. So yun mga ka-farmers, siguro bilangin ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28! Meron na po para tayo ditong 28 heads ng ating mga alaga Rhode Island Whites. So sa kabila naman Rhode Island Reds, so meron na rin po tayo doon around na sa 40 to 50 or 60 mga heads na mga Rhode Island Reds. So yun mga ka-farmers, so bago ako lumabas dito, papakita ko sa inyo, dadaanan natin yung Rhode Island Red bago tayo magtapos sa video na ito. Ayan. So tip ko lang po sa inyo, magnegosyo po kayo na naaayon sa inyong enjoyment at sa inyong hilig. So wag po kayo magnegosyo ng hindi nyo po linya or hindi po bukal sa loob nyo at hindi nyo po kayo mahalin yung inyong ginagawa. Once kasi nawala kang dedication at love sa inyong ginagawa, so talagang frustration at kawalan ng pag-asa po yung mararamdaman ninyo. Pero kung meron po kayong dedication at love sa ginagawa ninyo at hilig nyo talaga, so kahit po matagal pa kayo bago kumita at bawi-bawi lang po kayo sa inyong mga puhunan, so sigurado po ako na mag-enjoy at magiging contento po kayo sa inyong mga negosyo. So yun lang mga ka-farmers, so labas na tayo dito at mag-outro na lang ako doon sa bandang labas para mapakita ko ulit sa inyo yung mga Rhode Island Red natin. So yun si Tisali. Open mo Tisali. Papunta na kami ngayon sa, palabas na kami ngayon doon sa ano. Sige. Ako una. Sige, ako una. Let's go. Sara mo, Tisali. Si Tisali kasama ko ngayon mag-video. So, ayan. Doon yung daan natin papunta naman dito sa Rhode Island Red natin. So, ayan. Nakita nyo na agad yung ating mga Rhode Island Red. So, after natin ipakita sa inyo yung Rhode Island White. Ayan. So, tingnan nyo yung mga saging mga ka-farmers ang tataba ng mga lakata natin dito. Tas de-lift na rin po yan. Natanggal na rin po natin yung mga dahon na pangit. Ayan. Sobrang ganda. So yun lang mga ka-farmers para sa video na ito. Sana po na-inspire kayo ulit sa ating mga pinapakita dito sa aking farm. At sana po subaybayan nyo pa po yung mga susunod kong vlogs dito sa Thessalonica Farm. Ayan mga ka-farmers. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe po sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para palagi po kayo updated sa lahat ng videos na upload natin dito sa aking YouTube channel. Palike na rin po ng Thessalonica Farm page. Ayan po sa screen. At Tessa Suarez Facebook. Ayan din po sa screen. Maraming salamat po mga ka-farmers sa inyong support. Thank you for watching and happy farming. Huwag tagal.